Hello guys, ito na yung request niyo na part 2. Pasensya na at na medyo natagalan tayo. Sunod-sunod kasi yung nagpakabit ng internet at maulan pa. So, hindi nakapag-vlog. Actually, 2 days kong ginawa itong video na ito kasi maulan. So, umakit na yung kaibigan ko si Jack. Siya yung tumutulong sa akin pagkabit ng mga antena. Since hindi pa na-install yung pangalawang window ko, so ang gagawin ko ngayon, i-temporary lang din dito, tapos dun ko lang iharap sa maraming puno at sa maraming bahay. Ang gagawin ko ngayon, speed test ko muna kung ilan ang maximum speed makukuha ng ISP at compare natin mamaya kasi dumaan na ng window eh. So mamaya punta tayo sa 100 meters. Dun sa bahay namin may obstruction din, maraming kahoy, maraming puno, hindi makikita yung antena. Maraming online ngayon, so mamaya ipakita ko sa inyo kung ilan yung nag-online. So ngayon, ang speed test natin ay ito yung maximum na speed test natin sa ano, sa ISP 17.5. medyo mahina yung speed ng ISP natin ngayon. Baka siguro mas dami ng online. So tapos na nga ikabit ng kaibigan ko ang CPA. So punta tayo mamaya sa 100 meters. Speed test natin sa 5.8 lang muna. Kung ilan ang makukuha ng speed with the obstruction, mga kahoy marami. So magmumuto na muna kami doon kasi tinatamad na maglalakad. So muto na muna. Dito na tayo guys, pasok kayo. So dyan tayo mag speed test kasi dito wala na, hindi na makita yung antena natin, maraming kahoy na harang. So subukan natin speed test. So mamaya punta tayo dun sa likod at diretso tayo dito dyan sa maraming bahay na dito. So kita niyo yung kawad ng kable ng kuryente dyan. Yan, yun sa dulo niyan, dun yung antena. Hindi natin makikita yan kasi maraming kahoy. Tingnan mo natin sa Google Earth kung ilang meters tayo. Ilang meters ang distansya doon galing sa antena. So, nasa 100 meters. So, ngayon na speed test natin kung ilang makukuha ng speed. Kasi kanina mga 17.5 yun sa ISP, sa min ISP yun, 17.5 meter, 17.5 Mbps. So ngayon may obstruction na, so nakakuha niya pa ng 15. So konti lang yung decrease niya, 16.2, 16.3, isang Mbps lang ang diferensya. Sa upload naman niya medyo humina, sa 7 lang kanina, parang 11 na tayo. So pagkita ko sa inyo yung ilan yung naga online. Marami. Tingnan natin sa dashboard.
So, meron tayong 14 users. So, ang mga madalas na gumagamit dito sa YouTube. Nagayo-YouTube. So, meron tayong 14 users. Punta naman tayo dun sa 300 meters. So, 2.4 na ang gamitin natin. Tapos, 50s natin. Tapos, laro tayo sa Mobile Legend kung kaya ba. So, lipat ko muna sa 2.4 GHz ng itong surfing ito. Tsaka, try natin sa Mobile Legend. Speed test muna natin kung ilang nakukuha niya ng speed. So, nakakuha ng speed below 10 mbps. Tsaka, sa 300 meters ito. Tsaka, may mga obstruction yan. Saka sa upload niya, medyo mababa. Sa 1 mbps, 0.8 lang. 0.7. So, 0.7, 7 mbps yung upload, download, 7 mbps yung download niya. So, 0.7 yung upload. Subukan natin sa Mobile Legend. 2.4 GHz ito ginamit ko. Tingnan natin kung maglilag ba ito. O kaya ba niyang ng 2.4 GHz na 300 na distance tapos sa marami pang obstruction. So yung ping niya nag-green, paminsan-minsan nag-yellow. So nag-yellow siya, pababa bumalik naman agad. 120 lang yung yellow niya, tapos balik naman sa green. So ibig sabihin kaya niya, kaya okay lang naman niya 120 kaysa magpula, tapos bumabalik ka naman ulit sa green. Tsaka marami din namang nag-online kaya siguro ganun. Pero sa sana nasubukan ng ibang IP, talaga nga magpupula talaga siya at babibitaw. Ito hindi talaga siya bumibitaw kahit marami pa nag-online. Kung tatanungin niyo kung kaya ba ng 300 meters ang ito kalayo na distance sa 5.2 GHz, ang sagot ko hindi. 2.4 okay. Full bars pa ito. Pero sa 5.8 GHz hindi na kaya kasi yung obstruction nga. So sa 100 meters yun, maganda pa yung signal dun kahit may obstruction. Sa 400 meters naman hindi na kaya ng 2.4 GHz kasi marami ng obstruction. Pero makapag-play pa siya ng YouTube. Pero sa gaming hindi na. Kasi dun sa dulo, maraming kahoy talaga dun, ng kapal talaga. So, nadagan yung obstruction. So, hindi na kaya yung gaming kung abot ng 400 meters na may obstruction ng marami. Okay lang sa browsing. Sa mga nagtatanong sa akin na kung nabibinta ba ako ng WET50, hindi po ako nagbibinta. Pwede kayo bibili sa Lazada, kaya lang nakaubusan na doon. Meron akong seller na kakilala, so kaka-order pa lang niya. So baka sa next week baka darating na yung stocks niya. Pwede kayong kontakin niyo lang si Aris Cortez, yung seller, kaya lang akong seller. Search nyo lang Aris Cortez. Ilagay ko lang sa description sa baba. Sa mga nagtatanong kung digit ba siya, yes, digit siya. Authorized series siya ng Compass. 100 pieces yung darating by Netflix siguro. Kayo na nga mag-usap. Okay, balik tayo sa laro. Kung mag-lag ba siya, hindi siya nag-lag. So
nasa 64 yung ping niya. Minsan naga-yellow, minsan mabalik. So hindi naman siya nag-stay. Hindi siya mag-stay sa yellow, 120. So 164, 40. So ganun pa lipat-lipat yung ping niya. So dami na nga naga-online. So at least 300 meters kaya niya. So kailangan ko nang tapusin to, magpapatay lang tayo kay ano, Masha. Para matapos na, hindi matapos, matagal kong matapos ng larong to. So recommended ko itong Compass WE350. Sa susunod na video natin, Compass E313C naman. Compared natin sa 314 ng Compass 2.4. So measure natin ulit yung distance. Sa 300 meters pa rin tayo. Tsaka mamaya speed test natin kung ganun pa rin. Tsaka kung ilan yung nag-online. So ngayon nasa 19 mbps. So tumaas siya. So 8 mbps. Meron sa download niya 9.3 mbps. So sa upload lang talaga niya medyo mahina. Siguro maraming nag-upload ngayon. So 0.9 yung upload niya. So check natin kung ilan yung nag-online. Refresh natin. So nag-online ngayon is 15. So madami. So 15 yung nag-online. Tapos nakalaro pa siya ng Mobile Legend. 300 meters yan, 2.4 yards. So ayos. Sa next video natin, compare naman natin yung E314N 2.4 GHz at saka yung E313EC 5.8 GHz. Kunting tips lang, yung 5.8 GHz mas maganda yan sa point to point. Mas maganda yung throughput at saka lessen yung interference nya kasi naka 5.8 GHz na siya. At dahil na rin marami yung channels nya. Thank you for watching, guys. See you to the next video.